Hey guys, welcome back to my channel. It's been a while since I posted a new video. This is gonna be my second vlog for 2022. And for this vlog, we'll be talking about my 2021 summary and my plans for 2022. So yun guys, I'm planning to go back on my YouTube channel. Mainly the reason is parang na-miss ko siya. Tapos hindi talaga ako nakapag-upload ng any videos for the past 3 months because I wanted to take a break. So for this vlog, we'll be talking about my 2021 summary. I'm gonna be talking about my mood tracker which I filled up for the whole year. Kasi na-fill up mo yung 365 days which is akala ko impossible because as a person, a procrastinator, sometimes akala ko talaga hindi ko siya ma-achieve. So 2021 is basically part 2 ng 2020 na wala tayong masyadong nagawa because we are locked in our own homes. Pero thankfully, during the second part ng 2021, we were able to go out ng ating mga bahay, especially yung mga bare months na part. So if you can see this calendar, yung color green po is yung neutral na days. Kumbaga, good mood ako pero hindi as good mood, bad mood ako pero hindi as bad mood. And then, yung color orange naman, yun yung mga happy days ko. As a happy kid, madami talaga akong happy days. Hindi ko siya actually na-expect na maraming happy days kasi I was expecting na mas marami yung sad days as a person na may anxiety rin. Pero yun, thankfully, mas daming orange days for me. And then yung yellow days, yung parang may siya, parang may orange na may yellow. Yun po yung mga best days of my year. So on the other hand naman, syempre kung may good days, meron din tayong bad days. Impossible naman na palagi lang tayong masaya, diba? Na parang nakakairita talaga pag paraging masaya yung mga tao. So yung pink days, yan po yung mga sad days ko. And then yung violet, yun po yung super super sad days. Yung mga nakaka-depress or very anxious mood ako. So all in all, I had 146 happy days, 167 na normal days, 13 days na parang super sad ako, 44 days na sad ako, and 5 best days. Yung best days ko talaga is yung parang core memory siya, yung hindi mo talaga makakalimutan. So instead of talking each day talaga ng 365 days, yung i-share ko lang sa inyo is yung mga highlights of my year. Pero before we go to the good highlights, let's go muna sa mga downfalls natin. So number one reason kung bakit hindi ako nakapag-vlog ng matagal na matagal is noong July, I had the worst series of bad days. So if you can see this part, yung parang puro pink tsaka may violet na days, yun po yung pinaka sad days ko of the year because that was the time that I tested positive for COVID-19. So, hindi ko pa share siya na share sa aking vlog pero I tested positive noong July 13. Nagkaroon ako ng first symptoms ko which is yung flu-like symptoms. Sumakit yung ulo ko and then I also had tonsillitis na type ng kate sa tutunlan. Sa ano, and what do you call this? Yung throat. Sumakit yung throat ko. Actually, I have a picture of me taking a photo of my throat just to make sure na wala akong tonsils or tonsillitis. That time, akala ko nung una, regular lang siya na sakit, like sipon lang na may konting kate sa, ano, sa lalamunan. Pero hindi pala siya ganun. Kasi pagkagabi or pagkahapon, sumakit na yung ulo ko, like super headache, lagnat and all. And then, noong July 14, I was supposed to go to Iloilo to meet my friends to eat because it was the end of our first semester. And thankfully, hindi ako umalis kasi mag-i-ECQ na noon yung Iloilo City. And thankfully rin, hindi ako umalis kasi kung umalis ako, most likely marami akong nabigyan ng COVID-19. So I think maybe it's by God's grace talaga na ano, nagkasakit ako before ako umalis papuntang Iloilo City. That way, hindi ako nakapag-cause ng public health alarm. Pero noong July 15, wala na akong lagnat. Pero I was having a slight headache. Tapos noong lunchtime, doon na talaga lumabas lahat ng mga problema natin kasi habang kumakain noong lunch, nawala lahat ng panlasa ko. Like, seriously, wala akong malasahan. So before I told my grandparents, I wanted to make sure na I was experiencing these things na talaga. Like, kung nandun ka na sa moment na yun, parang hindi mo ma-explain kung anong gagawin mo eh. Kaya parang, oh, it's really happening. Parang ganun ba? Yung shock ka na shock ka. So what I did first is, kumuha ko ng dalawang cloves ng bawang, umakyat ako dito sa kwarto ko, and then I ate the bawang here in my room. And to my shock, wala talaga siyang lasa. Instead of mapait, doon ako na alarm. Bumaba ako and then kumain ako ng asukal. And pagkain ko ng asukal, para siyang yung candy pops nung bata ka sa elementary na may pumuputok sa bibig mo. Usually, di ba matamis yon? Yung feeling ko is wala. May parang may pumuputok lang sa bibig ko pero hindi siya matamis. Yun na yung second red flag. And then yung third red flag is umakyat ulit ako dito sa kwarto ko and then inamoy ko yung alcohol. So I was watching Ate Eunice Santiago's vlog. I will put the photo here ng vlog na yon. Noong pinapanood ko yung vlog na yan, shinare ni Joko, yung friend niya, kung ano yung symptoms na naranasan niya nung may COVID siya. And one of the symptoms na naranasan niya is yung alcohol daw is wala siyang amoy pero masakit siya sa ilong. And that was the exact thing na nararamdaman ko. And the funny thing is, I was watching that video the day before.
So ngayon, parang ako in panic mode na kasi parang COVID na talaga to. Lahat talaga ng pwedeng kainin kinain ko, I ate talong and yung talong walang lasa. Maanghang siya pero wala siyang lasa. So it's another red flag. So instead of directly isolating myself, at first akala ko trangkaso lang because I had lagnat for the past few days. So nung umakyat ako sa room ko, I just rested, I slept, and I was thinking na baka pagising ko may panlasa na ako. Sadly, nung 3 p.m. kumain kami ng kumbo na may asukal ulit and pati yung saging wala nang lasa. So I was very, very, very alarmed na and I was concerned. So I decided to self-isolate and my grandparents were separated from me. My sister who is living next sa room ko is nag-isolate na rin siya sa akin. Hindi na kami nag-usap. Honestly, very much strict sa bahay namin para kaming may IATF dito. Starting nang unti-unti nang tumataas yung cases sa Aklan, like 100 a day na yung cases sa Aklan, hindi na kami nakikita-kita sa kapatid ko except kapag kakain kami ng lunchtime. Sa whole day is nandito lang kami sa mga kwarto namin and we were wearing mask every single day. Bawal akong pumunta sa kwarto nila, bawal sila pumunta sa kwarto ko for the whole day except during lunchtime and dinner time. So when I was isolating na talaga, like full isolation na, pati yung pagkain ko dito na talaga ako kumakain. And yung main concern ko talaga is not necessarily myself, but the concern ko is baka mahawa yung mga kapatid ko or yung lola ko at saka lolo ko. So I decided to get tested. And July 19, 2021, I tested positive for COVID-19. And the worst day of all was in July 24. It's marked violet here. And July 22, kasi July 22 tinest yung other family members ko and thankfully they tested negative for COVID-19. Pero nung July 24 was the worst day of my life noong 2021. I thought I was gonna die talaga, like literally. So meron kaming space sa harap ng bahay namin na dating laundry shop and doon ako nakastay kasi wala nang space dito sa Aklan noong time na yon. And then July 23 at 10 p.m. I had the worst asthma attack during my COVID na time, COVID era. So yung asthma attacks ko is too strong na talaga. Like, I was having difficulties breathing na. Like, I was catching my breath. And then, I wanted to ask help. Kaso lang, kung hihingi ako ng tulong, yung tutulong naman sa akin is yung family members ko. And I don't want them to experience what I was experiencing. So I decided not to tell them. And at around 2 a.m, I was really catching my breath na and all. I decided to take a bath. Kasi sabi ko, kapag mamamatay ako, gusto ko mamatay akong presentables. And then after kong maligo for the whole night until around 4 a.m, I was having difficulties breathing and then slowly umaayos na siya. And thankfully, my grandfather was actually watching over me, sightseeing kung okay ba ako, kung ano, kung kasi alam niya yung nararamdaman din nila kasi hindi ako umuubo. Usually umuubo ako kapag gabi noong may COVID ako. Pero that time, hindi ako umuubo because hirap nga ako makahinga. So yeah, that was the worst downfall of my life. And after that, I realized na marami pala akong bagay na gusto pang gawin. Marami pala akong gustong dinilook forward to na hindi ko pa nagagawa. And starting that day, I decided to stop vlogging because I wanted to seize the moment. I wanted to do the things that I wanted to do. I wanted to focus on the things that really matter to me. So thankfully, we survived that time. And I hope na kapag ikaw rin may challenges ka like COVID-19 is masurpass mo siya like how I surpassed it noong 2021. Unfortunately, that's not true to everyone. So let's ask for good governance and accountability from our government kasi yun talaga yung kailangan natin. Next one, my favorite month for the year is September and November. The reason why my favorite month ko yung September is of course my birthday. And during that time kasi bagong okay lang yung family namin. So physically, yung COVID-19 is very exhausting. And other than physical na challenge niya is mentally, it's really challenging talaga. I was quarantined for 2 weeks, diba? Pero during that time, I still had cough and I had difficulty breathing until the second week na ng quarantine ko. So they decided na extend pa ako ng 2 weeks pa. Thankfully, after lang 2 weeks na extension, nag-okay na ako. Pinalitan yung gamot ko kasi hindi siya umaandar. So yun, umandar na yung gamot ko, so it became better na. When I went out, yung family ko naman yung medyo maisakit. Siguro sa stress din, tsaka sa weather that time and all. And thankfully, after a month noon, bali July and then August, so September, okay na kaming lahat. That's why I'm really, really thankful and I really, really love September na month. I was able to celebrate my birthday and that was the time na nakita na talaga kami ni Mama in person kasi during my COVID ako, hindi siya makauwi sa bahay kasi wala siyang stayan. So thankful ako na nakauwi siya and I saw her na parang feeling ko kasi kapag may COVID ka, yung fear mo talaga pag may COVID ka is number one, hindi mo na makita yung family member mo after niyang magka-COVID. And number two is,
yun lang pala, wala na number 2. So yun, I'm really thankful that I saw my mom during September. And then November is the second month na very happy ako. It was at the time that I was really contented. Thankful ako na noong November, nagawa ko lahat ng goals ko. Like, I was excelling in my academics. Wow, excelling talaga. I mean, nakakapasa ako sa lahat ng subjects ko, which is rare. And then, I was also having a great time with my council mates kasi marami akong webinars na napuntahan, marami akong na-attendan na activities. So parang for me, it's very fulfilling talaga. Yeah, basically that sums up my 2021. 2021 for me was very much a roller coaster ride, and I know na for you din it's much of a roller coaster ride and it's really challenging, but I know that we have surpassed that and now it's 2022 and we should focus on the challenges that we will be facing, especially the election, kasi kailangan natin bumoto ng maayos na leader. So for this 2022, I'm planning to reach my goals for my vlog. So number one is noong 2021 kasi I was aiming for 3,000 subscribers and 3 na ano sponsorship, and I was able to get 2. Yung 3,000 subscribers, hindi ko rin siya naabot because I was at around 2,100 nung nagka-COVID ako. And now we are at 2,189. So I'm aiming this year to reach 4,000 at least. So parang mas mahirap siya na challenge for me. Para sa akin naman kasi it's a good na I'm challenging myself kasi you set your goals so high para pag hindi mo siya maabot, you'll see na ay okay na rin pala to, 'di ba? Parang ganoon sa akin eh. I don't care about expectations. But the good thing is naabot ko yung goal ko for this year na number of views, which is 40,000 views in total on my YouTube channel, and we're now at 44,000 YouTube views. So for this year, I'm aiming for 100,000 YouTube views. So 50,000 or 60,000 yung kailangan natin habulin, pero I know nakakayanin yan because this time I'm gonna try to post weekly and more than once a week kasi gusto ko talaga na last year kasi nakaabot ako ng 30 vlogs other than those na in-erase ko na videos. This year I'm aiming na gawin yung 30 na maging 100 naman siya. So we're aiming to have 70 vlogs for this year. So hopefully is magawa ko siya and hopefully is sumabay-bay kayo sa aking mga next videos. Parang naging COVID talk lang pala yung ginawa ko, no? Anyways, what I'm really looking forward for this year is to graduate on time for my college. Ano ba? Basta makagraduate ako ng college this year because I'm on my 4th year na, and next week, we will be enrolling for our last semester and hopefully I pass that semester and graduate with flying colors. Baka naman. Also, I'm looking forward to entering masters this year. Hopefully maka-masters ako or makakuha ako ng diploma in teaching or diploma sa microbiology, or if things do go in a very much twist game, kasi hindi na ako talaga nag-aim ng maka-medicine this year, pero I'm aiming for a master's degree. So, if ever na magka-plot twist, baka makapag-proceed tayo sa medicine this year, but I'm not really hoping or looking forward to that. I'm more looking forward on my master's degree. So yeah, that's it guys for today's video, and I hope you enjoyed this. I hope that you have your kuda as well, and you can share those comments on my YouTube channel. Just put those comments below. You can follow me on my social media accounts on Facebook, Lance Cabrera, on Instagram, Rance Lafael, and I'll also be having my podcast with JC Villalobos on Spotify. The title is Bahala Na Podcast. So, see you on the next vlog. Thank you so much for your support, and see you next time. Bye!